sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Pinas Trending Now TV. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo. Oh guys, let's go! In a press briefing in Malacanang, Pangilinan said he was tasked to address issues on food security, to fix the process of rice importation and exportation, and to advance the welfare of agricultural workers. Yung hiya naman kami sa'yo, Kiko! Nakakahiya naman! Simple lang daw! Ang pagkakalam ko mga kaibigan, si Kiko nasa agriculture nung araw yan eh. Ano ba nagawa niyan? Wala naman, di ba? Nga. Mga dilawan ngayon mga kaibigan, todo hataw, ano? Todo hataw na naghanap ng mga butas. Grabe itong mga to. Parang pakiramdam nila, may naniniwala pa sa kanila, ano? Tigas ng mukha eh. Simple lang daw guys! Food security can only be done when you secure your farmers and fisherfolk. So the overall solution is to address that. Nagawa mo? Ika, simple lang, di ba? Ngayon na nga, nagawa niya ba? Hindi naman, wala. Nga. Ayun. Sabi ni ano? Sabi ni Kufu. Wala daw group chat app noong 2014. Hahaha. Hindi, pero simple lang daw eh, sabi. Simple lang daw, sabi ni Kiko. He said, part of his job is to help address corruption and smuggling in the agricultural sector. Nakaka-insulto magsalita itong mga to. Alam nyo ba nakaka-insulto? Ginagawa tayong tanga lahat eh. Ginagawa tayong tanga lahat. Ang sinabi ng ating Pangulo, I am here to clean up these agencies. At yon ang kanyang sinabi sa akin. Para sila yun magsalita. Ang sinabi ng ating Pangulo, I am here to clean up these agencies. So, iyon ang sinabi, ang kanyang sinabi sa akin. Ba't ganun? Ba't niya inulit? Ang sinabi ng ating Pangulo, I am here to clean up these agencies. So, iyon ang kanyang sinabi sa akin. Pagi ka kayo ni Lenny. Oh my goodness! You're so funny! You're so funny, Koki. Koki, Kiko pala, Koki. Ay, Diyos ko. Ano nangyari? Iko, Pangilinan. Ano nangyari? The marching orders are to clean it up, so we will do what we can, as best we can, to help in that respect. Oh, ano nangyari? Nakatulong. Mukhang walang inusad naman, di ba? Walang inusad eh. Musad ba? Nasawata ba ang smuggling? Hindi. Umunlad ba ang buhay ng mga magsasaka? Hindi. Eh buti pa nga kay PBBM eh, merong ano eh, amnesty eh, doon sa agrarian reform. Di ba namigay na ng mga ano, titulo? Si Presidente? Buti pa si Presidente. May nagawa. Year 1 pa lang. Nagbigay ng titulo, bigas, pabahay, di ba? Legit na may nagawang ating mahal na Pangulo mga kaibigan. Hindi tulad itong mga to, itong mga naninira, puro ngaw-ngaw, nung sila nakaupo, wala silang nagawa. Namigay ng ayuda sa mga ano, sa mga magsasaka, in the form of vouchers. Siyempre, wag cash, kasi pag kinash mo, pwedeng gamitin sa iba, so binavoucher nila. Pag voucher, wala ka ibang pwede paggamitan, kundi dun sa kung ano nakasulat sa voucher. In the form of vouchers, in the form of equipment. Tapos nag-amnesty sa agrarian reform. Write-off pala, tama. Write-off ng utang. Tama, write-off. JR. Di pala amnesty. Tax amnesty ang nasa utang. Write-off. Tama, write-off. Buti pa si PBBM eh. Nung nakuha, yung nasumagel, nabigas, sa Sambuanga, anong ginawa? Pinamigay. Pinamigay sa Sambuanga.
Eh, nagawa ba kayong ganyan, Kiko, Pangilinan, nung ikaw yung presidential advisor for food security? May ganyan bang nangyari? Yung mga nasmuggle nyo ba, eh, may napuntahan na kapakinabang sa buong sa mga Pilipino. Hindi pa naman buong bansa kasi sa buwan ka pa lang eh. Sa mga Pilipino. Meron na ba? Wala. Wala. Tapos maniningil yung iba ng 20 pesos. Yung ibig kong sabihin mga kutsero eh, hindi ba nakikita ng mga tao yun na merong effort para mapababa yung presyo ng bigas to 20 pesos? May effort. There's a sincere effort. Actually, ito pa nga sinabi. Giving confiscated rice to poor families is the best deterrent versus smuggling. Oo nga naman. Kasi ang sakit sa bulsa niyan, mga kutsero. Totoo lang. Kung ikaw yung smuggler at nahuli yung bigas na inismuggle mo, kasi papamigay lang yung 42 million mo ng libre sa taong bayan, ay, ang sakit sa puso. Ang sakit. 42 million yung pinapamigay na yan. Wala pa yung kulong doon. O, wala pa yung kaso. Ay, wala. Yun talaga. Deserve mo yun kung smuggler ka. Sabi, President Marcos's decision to give away smuggled and hoarded rice to poor families would be the best deterrent against smuggling. This according to Bulacan 6th District Representative Salvador Plato, who said the President's decision would mean confiscated smuggled rice can no longer be rescued by bribes. Hindi mo na marirecycle yan eh. Bakit? Eh, papamigay. Wala kang magagawa. Yun na yun. Ipapamigay na yun. Nakaka ng choice. Hindi mo rin mababawi. Sorry. Diba? Hindi mo na mababawi yan. So, ang pinamigay na itong sa Zamboanga, wala pa yung kaso dyan, pero sigurado may kaso pa yan. Economic sabotage. Kaso yan. So, nakikita mo na pinapamigay yung investment mo na pinasok mo ng illegal. Tapos, nalugi ka na ng 42 million, may kaso ka pa. Sakit! Ang sakit nun, guys! Diba? Sakit nun. Kasi diba nung ano, actually, dapat dinedestroy talaga yan. Usually, mga smuggled goods, dinedestroy yan. Naalala nyo dati nung panahon ni Digong yung mga inismuggle na high-end cars? Sinira, pinison? Ganun dapat yun. Eh, sayang naman yung bigas. Diba? Papapakinabangan yan, makakain yan. Sayang naman. Papamigay mo na lang. Tama lang yun. Tama lang. So, yun. Diba? By giving them to the people, it has been placed beyond the reach of those who have illegally brought them in. The president's action sent a strong signal that there should be no revolving door for smuggled rice in the government. Tama yan. Tama yan. So, in my opinion, I think dito sa ano, dito sa aspect ng bigas. At least dito sa pag-manage niya nitong, kasi alam niyo mga kutsero, dahil pinamigay itong mga bigas na to. Una, deterrent na yan doon sa nag-hoard. Una. Pangalawa, posible rin bumaba ang presyo ng bigas. Bakit? Kasi bababa ang demand. Low supply and demand, di ba? Mataas ang demand, ano mangyayari? Ah, sorry, mababa ang supply, tataas ang demand. Di ba? Pag mataas ang demand, mataas ang presyo. Ganun yan. The opposite is also true. Mababa ang demand, sabihin maraming supply. Pag maraming supply, mababa ang presyo. Eh ngayon, namigay. Sa Zamboanga, namigay. Malamang sa malamang, bukas, mababa ang presyo ng bigas sa Zamboanga. Walang bibili eh. Lahat may bigas eh. Ganun, walang bibili eh. Anong gagawin ng mga tindero para mabenta yung kanilang produkto? Ibabagsak presyo mo. Kaysa mapani sa'yo yan. Alala ko dati, nagnenegosyo kami ng ano ng tinapay. Ganyan ang ginagawa namin. Pag malapit ng mag-ano, nagbabasar-basar kami dati eh. Pag malapit ng magsara yung basar. Yung mga binibenta namin na, tawag dito, perishables. Binabagsak presyo namin. Minsan, ano, tubong ano na lang siya. Kunti na lang tubo namin. Tubo, palikuhunan na lang siya actually kung minsan pututusin. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah. Peace out.